guys! Welcome to my YouTube channel, Evel Dalanda. Sasama niyo ako ngayon manguha ng aking gulay, kangkong na gulay. Dito ko ngayon sa labas. Ayan. Hindi na masyado mainit ngayon kasi alas 6 na lang gabi. Pero maliwanag pa rin. Nangitan. Ayan. Nandito ko ngayon sa aking munting garden. Ayan yung aking kangkong. Binibigyan ko sila. Tumuha tayo dahil hulamin natin ng tanghalian. Haluan natin ng munggo with kangkong. Guys, marami na naman sila kasi ilang weeks na hindi ko na ito nakuhaan. So, ayan. Nabin. Kuha na naman natin sila para maiulam. Gulay na mga kangkong. Tinanim ko ito noong 2019. Nag-start ang COVID. Nakabili kami doon sa supermarket ng isang puno. Yung isang balot na kangkong. Kaya yun. Yung kanyang kinuha lang namin yung kanyang dahon. Tapos yung kanyang mga lawas. Ganito na siya. Ganito. Kinuha namin yung mga dahon. Tsaka yung itong ito. Tapos itong katawan. Ito yung aking tinanim. Ito na sila ngayon. Marami na. Ang dami na nila. Ilang beses na kami nakakain ito. Hanggat sa mag-uwi na lang ako sa Pinas. Nandito pa rin ito. Papag-alagaan lang ng pabalik sa akin. Naka-uwi ako ng 2024 balak ko umuwi. Tapos na kasi yung kontrata ko. Extend lang ako ng extend. 4 years na ako dito nag-extend. Kaya kailangan ko na umuwi. Pagkuha ko nito ay ang ginamit ko na panggupit ay ang kutsilyo, gunting, para madali lang. Ganito. Matagal na siya. Nakakatuwa. Ilang beses na namin ito na harvest ang nakakain na sa akin. Doon
sa kabila, lahat ng mga tanim dito. Inanimang ko ito dati. Ayan, namatay kasi sobrang init. Ito siya sana, alugbati. Ayan, namatay. Kasi sobrang init. Kahit anong bilis mo, wala talaga. Namamatay. Init kasi kung ulan pa. Ito na lang dito yung natira. Ayan. Tsaka itong dito. Ayan. Lahat ay namatay. Ayan, mga tanim ko. Ayan, namatay sila. Hindi kinaya sobrang init. Ano yung nakuha ko, guys? Ito yung uulamin namin sa tanghali. Lahat na ito. Ito yung uulamin. Pagdilig muna ako dito sa labas. Nawala yun. Kawawa naman. Hanggang October ang init dito. Pagka November, December paglamig na naman. Sobrang lamig na naman dito kapag paglamig.